Alright guys, magandang gabi sa inyo, sa hindi pa nakakilala. I am Dave Lopez, and this is the official channel of Airipod Hobbies Philippines, and you're watching in this channel. Alright guys, pagpapatuloy, and this is my arms core, 22.22 air rifle, and using the center point China made na scope. Para sa mga baguhan, this is you need to learn about airgun. Yung mga gustong maging hobby yung kalitong larangan, yung airgun. Dito sa Pilipinas, ano po yung mga most used na mga airgun na ginagamit? Back in 2000, like mga 40s, 50s, yung mga lolo natin, yung talagang unang ginamit na mga airgun, as far as sa research ko, is yung foot pump, right? So yung foot pump, ay ito yung mga airgun na they pump like mga 50 times, 30 times to compress air sa airgun, and gawa yun sa brass, pag hindi ako yes, sa brass, and kagandaan lang kasi lightweight siya, pwede siyang dalhin sa mga bundok. Now, last time sa video, may yun sa hunting videos ko guys, may ginamit kami itong foot pump, and magaan yung foot pump, and hindi siya kinakalawang kasi most ng mga parts doon from barrel to tank ng hangin ay gawa sa brass. Right, so yung foot pump is magaan siya, ano pa, advantage na ito is during mga malamig or mainit yung ang panahon, still hindi nagbabago yung fuel accuracy ng airgun kasi ito ay hangin. Nakikompare sa CO2 na pag malamig ay sabi nga nila, natutulog yung CO2 or naging mahina yung putok. Pag mainit naman, sobrang lakas ng putok ng CO2. Unlike sa foot pump na either mainit or malamig, if you go to the bundok or go hunting, siya. Still yung accuracy niya, still yung power niya, ganun pa rin. Dahil hangin yung sa loob ng tank, hindi CO2. Right, yung disadvantage naman ng foot pump is that kailangan mong mag-pump ng 30 times pag wala na siyang hangin. Yun. So, pag if you're in a situation, magpo-produce lang siya ng 4 shots. And so, yung sa amin dito sa local stores, yung foot pump, nagkakalaga siya ng 8,600 pesos or 8,000 mga ganun. 8,000 plus pesos sa local store namin may nagbibenta dito. Hindi kasama yung scope, hindi talagang walang silencer kasi hindi mo pwedeng lagyan ng silencer yung foot pump kasi dito sa banda ng barrel niya ay dun tayo nagpa-pump, so hindi siya pwedeng lagyan ng silencer. Ganun din pag lagay mo siya ng scope, pwedeng masira yung scope, especially pag gawa classy yung scope natin dahil pinapump natin siya sa ating yun, sa ating paa, so tinensi dahil sa lakas ng pump natin pwedeng masira yung scope natin unless it is original. That's why karamihan ng mga foot pump walang lagayan ng scope unless na lang ipapa-convert ninyo yung kanyang foot pump to CO2. Sa amin 1,500 yung pa-convert and pwedeng lagyan dito ng rail para malagyan ng scope. Yun. So yun siya. Yung una is yung foot pump using compressed air and can produce 4 shots, right? Yung next na lumabas, yung CO2 air rifle, ito yung mga karamihan back in, I think, 2000, mga ganun na, no? Yung CO2, may kasama siyang tanke, na kung saan nire-refill dito, merong valve dito na nire-refill yung CO2. It can produce, pag hindi siya na-power up, it can produce like 7 to 8 shots accurately. Or pag pahingaan pa rin natin, it can produce 10 shots. But naka-power up siya, it can produce only like 3 shots or 4 shots. Kaya mayroong extended tank. Sa akin, mayroon siyang extended tank hanggang dito at mayroon pa siyang extended tank dito. So it can produce 14 shots or 15. And it is a power up. Umabot siya ng 70 yards. Karamihan kasi ng CO2 umabot lang ng 40. Ayan, to 50. Ito na umabot siya ng 70 to 80 yards na naka-power up siya. Alright, maganda na kasi yung CO2. Just fill dito sa valve and then you're ready to go na naman. You can shoot
another 14 rounds and then refills. So madali lang siya, guys, especially if you do ambush type of hunting. Yung nasa loob na kayo ng mga ginawa niyong parang bahay, parang tent na gawa sa kahoy, or meron kayong tent na binili na camouflage, just andun lang kayo nakaabang sa loob, inaabangan niyo yung mga native pigeon. And kagandahan doon kasi hindi mo na kailangan magpump sa loob, right? So imagine that, na doon ka sa loob ng hinawang bahay-bahay at magpapump ka doon sa foot pump. Unlike CO2, just, you know, lagyan nyo lang dito and then you're ready to go. Disadvantage kasi ng CO2 is that kailangan nyo pang pumunta doon sa sa refilling station ng tank para makapag-refill kayo ng tank. Pangalawa, kailangan nyo pang magbit-bit ng CO2 tank. So marami kayo, may bibititin kayong CO2 tank maliban sa inyong CO2 na rifle. Ayan. So magbabayad kayo ng CO2 per refill ng 120 pesos. Pag maglalakad kayo, magdala kayong tank sa inyong bulsa o sa inyong bag. At pangatlo, pag mainit yung panahon, malakas yung airgun, malakas yung putok ng ating airgun. Pag malamig yung panahon, humingi na naman siya. So yung accuracy niya ay nagbabago-bago. Yun. So yun yung disadvantage ng CO2. But most of the time, kasi dito na naman tayo sa local, so okay, not most of the time umuulan, so during summer naman tayo lumalabas or medyo panahon, so wala namang problema. Ngayon lang, yung isa sa mga nakita ko doon is yung pagbibit-bit ng CO2 tank and pag-refill ng CO2 tank. Kasi kailangan mo pumunta sa city or okay lang kung malapit sa inyo. Pag malayo, kailangan pa mag-travel, magpa-refill ka ng CO2 and then babalik na naman. It can produce like 80 to 100 shots depending sa panahon. But unlike sa foot pump na wala ka na pabayaan. Especially if nandun ka sa mga barangay o malayo ka sa city. Yun, guys, yung CO2. I have 2 CO2s. I'm planning to buy the next one. Ito yung mga plano kong bilhin sa future. Yung next one is yung brake barrel. Yung brake barrel, yung brake barrel kasi, ito yung binabala dito sa harap. Ginagano siya. And nilagay mo doon ang bala. Yung kandahan kasi compressed air din yung brake barrel. And yung brake barrel, hindi mo na kailangan maglagay ng CO2. Hindi mo na kailangan magbit-bit. And yun yung kagandahan ng brake barrel. And accuracy, maganda din yung accuracy kasi hangin din yung nasa loob niya. Sabi nila yung brake barrel, nakita ko yun sa Facebook group na parang brake barrel Philippines, gano'n na mga group. Umaabot yung brake barrel ng 100 yards, right? So, in terms of power, malakas yung brake barrel. Akala ko noon yung brake barrel is mahina lang siya, but na nakita ko yung video na yun, I realized na malakas pala yung brake barrel, okay? So, ano yung mga disadvantage ng brake barrel? Nagre-recoil siya kasi sa spring na meron sa loob. So, kailangan natin ng anti-recoil na mount para sa scope, at yung scope natin is meron ding pwede siyang makaka-resist or pwede niyang i-adapt yung recoil o yung balik ng spring ng airgun ng brake barrel. Yun lang yung problema dun sa hindi naman problema, yun lang yung mga disadvantage ng brake barrel. But in terms of gastos, kasi hindi naman tayo mabili ng CO2 when you use the brake barrel. Kaso mahal po siya, guys. Kaso yung in terms naman sa price, yung price niya nagkakalaga ng 15,000 second hand, but yung mga branded, brand new, kasi wala namang local na brake barrel. So kala most of the brake barrel that I've seen in the Facebook group is the imported brake barrel, right? Nagkakalaga siya ng 25,000 pataas. Yun lang. So if you're a starter and mahal na yung 25,000 sa atin, guys, if you're starting to do in the airgun world and sa pagsa-start ninyong matuto sa airgun. So nakalaga siya ng 25,000 yung brake barrel. So medyo mahal lang siya, or mahal siya compared sa CO2 and sa foot pump. Alright, guys, so susunod na talagang
mostly sa Pilipinas ngayon ay binibenta na nila yung kanilang CO2 dahil dito yung PCP air gun. Yung PCP air gun ay compressed air siya. Alam niyo yung pinapump sa ating mga motor, yung goma ng motor natin. So hindi yun na, merong specialized na pump doon para lang sa PCP that it can compress from 3,500 PSI na hangin doon mismo sa loob ng PCP, right? So, yung PCP, sabi nga nila, no, from foot pump, lumabas yung PCP. Yung maganda kasi ng PCP, nagko-compress siya ng 3,000 PSI na hangin, so makapag-produce siya ng 30 to 60 shots. And kaya niyang, kaya niyang abutin hanggang 100 yards or 120 yards. O minsan nga, merong 150 yards, depende sa lakas ng inyong PCP. Merong regulated and unregulated. Tama ba? So yun guys, yun yung PCP. Ang ganda kasi ng PCP, una, accurate, sobra, mainit or malamig, walang problema sa panahon. You don't need to buy a CO2 na hangin or CO2 tank. You just pump and then you're ready to go. And mas astig yung PCP for me. So yun yung mga goal natin, to buy a PCP. If meron kayong budget at makapaghintay kayo, just buy a PCP. Kailangan lang na matutunan natin yung mga safety procedure using the PCP. Ano ba yung mga tamang pag-pump, ilang PSI ba yung dapat, yung mga ganun, detail lalapas ng 3,000, mga ganun. So, safety, tapos yung mga ibang bagay pa about sa PCP air gun. So yun guys, if you have a budget, makapaghintay kayo, pwede kayong mag-ipon, and you can buy the PCP. Ngayon, if ako yung tatanungin niyo kung ano ba yung recommendation ko if you are going to buy a air gun, for me a brake barrel if kaya ng budget, or the PCP, yan, para na less gastos tayo sa CO2 and yun, less maintenance, parang wala namang maintenance sa air gun, no? Parang ganun, the brake barrel and the PCP. Yan. So yung PCP, nagkakalaga siya ng yung mga talagang hammer type na air gun, nagkakalaga siya ng 30,000, and yung pinaka mahal is na sa 60,000. Yung imported na sa 50,000, yung mga FX, mga ganon, sa 80,000, pero yung mga modified na mahal na mga material ang ginagamit, like T7, mga ganon, so nagkakalaga siya ng 60,000 Philippines made. Pag mayroong mga imported, hindi gamitin mo na lang, they will order, mayroong mga seller doon na orderin na lang nila. So nagkakalaga siya din ng mga 50 to patas na. Alright guys, so yun lang. So if you're going to ask me, if papagawa ako doon sa Pilipinas or order ako abroad, well, to be honest, sa kakayahan natin ngayon, for me, I'm preferring to may mga maker na mga kilala ko na hindi gumagawa sila. So, minsan mura lang. And mga kaibigan. So, yun sa, I think, part ng Negros may gumagawa dito. Parts by parts. And then, tutulungan ka lang nila kung paano i-assemble yung mga safety. So, hindi aabot ng 25,000 yung gagastos mo doon. And magkakaroon ka na ng PCP. But in the future, pag may pera na talaga, order ako ng PCP sa abroad, yung mga imported na mga PCP. And also, I'm going to buy din dito sa Pilipinas. Ayan. So parang yung goal ko is to have a brake barrel, air gun, a PCP made by my friends, a friend. And then pangatlo, bibili ako ng imported na PCP and yung local na PCP, yung parang high-end. So yung apat na yan. And then by my collections. Alright guys, so yung kalungkutan lang kayo ngayon guys, kasi if ever na meron kayong PCP, meron tayong PCP, marami tayong air gun, isa sa mga nalulungkot na kasi ako, bawal nang mag-hunt ng, isa sa mga discussion ngayon sa Facebook, if yung pag-hunt ng mga native pigeon. Nga pala guys, inimit tayo ngayon na mag-subscribe sa ating channel, sa hindi pa nang pag-subscribe, just click the subscribe button, and then you can join sa ating Facebook group. Just search on Facebook, Air Rifle Hobbies
Philippines. And then, para makapag-join kayo doon, makapag-ask kayo ng discussion doon sa mga alamat ng mga air gunners and sa mga sellers if maghahanap kayo ng air gun. Or pwede rin ninyong ibenta yung inyong air gun for, halimbawa, if you want to upgrade your air gun, so pwede din doon sa ating channel. I mean, sa ating Facebook group. Yun guys, isa sa mga topic na diniscuss ko doon is that if bawal na bang mag-hunt dito sa Pilipinas. And they said that most of the, may mga nagko-comment doon na sabi nila it's better na wag nating i-post sa YouTube yung mga native pigeon, or it's better na hindi tayo mag-hunt ng native pigeon kasi daw sabi nila it's bawal to hunt. And I respect naman, and ayun, kasi as I always said na like sa mga baguhan, this is topic for sa mga baguhan. If you bili kayo ng air gun and then mag-hunt kayo ng native pigeon, baka masita kayo ng government natin or mga nasa authority at makompiscate yung kayong air gun. Halimbawa, nakabili kayo ng worth 50,000 air gun or 25,000, makompiscate. So, I think ngayon, kasi wala pa ako masyadong source, if mayroon kayo ng karagdagang information about sa hunting, you can please do so in the comment section below. So ngayon, if you buy an air gun, just do plinking sa yung backyard or sa lugar na mayroong pwede kayong mag-target shooting. Parang yun lang, libangan na lang. Yun guys, so yun yung ating 4 things, yung most used na mga air gun sa Pilipinas, yung foot pump, air rifle, nagkakalaga ng 8,000, CO2 air rifle, nagkakalaga din ng 8,000, and brake barrel, nagkakalaga ng 25,000, and the PCP, nagkakalaga ng 42,000. Alright guys, so yun lang. Hopefully na ma-enjoy nyo yung air gun na world sa mga baguhan dyan. Hopefully na yun, mag-enjoy tayo kasi ito yung yung ating mga ninuno, yung nilakihan natin, no? So hopefully hindi mawala yung air gun, kaya I'm promoting this air gun. Eh wala naman, anyways ngayon wala pa tayong mga PCP, so in the future I'm planning to collect and to have PCP para na during video ipakita ko sa inyo ng variety ng mga air rifle, like the foot pump, the CO2 tulad neto, and the brake barrel, and the PCP air rifle. Yun guys, so thank you so much sa panonood and sa pagsubaybay. And alright guys, so thank you so much for watching. This is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines, and mabuhay Pilipinas!